Welcome back to my channel, mga kabagis. Marami tayong inalagaan, no? At may mga pagkakataon na yung inalagaan ko ay mga maskuladong mga fatteners. Ito yun sila. Ayan, nakita nyo sa screen. And gusto kong i-explain, no, kung paano natin ginawang maskulado itong mga fatteners natin. And ito yung topic natin ngayong umaga. Make sure, mga kabagis, kung first time nyo pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-subscribe yung ating channel. Mag-comment kayo at mag-like sa mga videos natin, mga kabagis, para ma-recommend tayo ng algorithm ni YouTube. And then, ito na po. Yan, katulad ng mga baboy na yan, kabagis, itong mga naalagaan natin na dusi yata yun noon dito. Maskulado sila. Hindi dahil yan sa napakain ko ng husto, no? Napakain natin ng specific na peas and all. Sa lahi talaga yan, mga kabagis. Yung kinunan ko ng dusi, ito din kinunan ko sa dalawa. Okay, so kumbaga the same lang yung sigurong mga ano nito, mga bloodline na maskulado. Tara, tingnan nyo, maskulado yung katawan, mga kabagis. So yung mga ganyang klaseng fatteners, hindi yan tabain, talagang manipis lang yung taba at makapal yung laman. Proven yan kasi yung mga nauna ganun din. So ang maganda dyan, mga kabagis, pang fatteners talaga siya design, yung ganyang klaseng bloodline, yung breed niya is pang fatteners talaga kasi napakaganda, you know? So yun nga, magkasama niya noon nung marami dito is ganyan din, no, maskulado. Sagot ko dyan kung anong ginawa ko, sa pakain ba, sa pag-alaga ba. Hindi po, sa ano lang yan, sa bloodline talaga o sa lahi ng baboy na nakuha mo doon sa may-ari, no, ng binilhan mo ng biik. So ganito ang ginawa ko, mga kabagis, kasi nagustuhan ko talaga yung ano, yung resulta sa karne, yung bigat ng baboy. At yan, wala pa yung 2 months sa atin, no, magto 2 months yan this February 13 pa. So mga 1 month mahigit pa lang yan sa atin, sa mga malalaki na. So ganyan yung ano ng mga lahi na yan, makapagi. So again, hindi yan dahil sa feeds or pakain, sa lahi talaga ng baboy. Yung mga baboy kasi, yung mga fatteners, may marami na akong kinunan, iba't ibang you know, bloodline, iba't ibang mga lugar, no? Pinuha natin ng mga biik. May mga biik talaga na ano, yung forma pa lang ng katawan, makikita mo na mataba talaga siya. At ito, yan, talagang ano yan, mga kabagis, laman, no? Konti lang talaga yung taba. At napansin nyo din dito, ipakita ko, ipa-flash ko sa screen yung kasabayan ng mga marami kong biniling ganito na klase. Ano talaga yun, may mga mangilan-ngilan na makapal ang taba, no? Hindi katulad dito sa batch na to, na ganito yung klase na fatteners na kuha natin, lahat talaga maganda yung karne. Kaya ano yun, mabilis natin na benta yun, eh. No? So hindi yan dahil sa pakain, talagang sa lahi yan. And then yung pakain natin, it will follow. No, kung maganda yung lahi, maganda yung karne, I mean yung forma, at talagang manipis lang yung ano ng karne, at I mean yung taba, then yung pakain natin, magsusupport na lang yan, mga kabagis. Kasi kung kahit gaano mo papakainin yung mga fatteners ninyo, ito yun ang na-observe ko. Kahit gaano mo pa i-effort yung pakain, lahat yung pag-alaga, kapag pangit yung klase ng mga biik at nabilhan mong mga fatteners, talagang pangit ang resulta, mga kabagis. No? So, bottom line, kapag gusto tayong maganda yung karne, maganda yung ating inalaga ang fatteners, mabilis lang lumaki, hanapin natin yung nag-aalaga ng mga biik, no? Bilhan natin yung mga maganda talaga at subok na. Yung ikaw mismo, no? Observe mo at nasubukan mo na. Kasi ako, mga ito, pang 4 na batch na to, eh. Ito lang, 2 lang yung nakuha ko kasi nga, nililimitahan na tayo dito mag-alaga. No? So, ayun naman natin na pagpunta nila dito, makita nila marami na yung inalagaan nating fatteners, ipo-pull out nila yung ating mga inalagaan. So, we have to avoid that. Kaya
let's follow sa rules and restrictions, guidelines nila. Yun, pwede naman 4 to 5, pinaka maximum na yung 5 pieces of fatteners, sabi. So, ito, pwede pa yan. So, before to maibenta, mga kabagis, I'm planning to buy another 2 or 3 yata. Yun, para hindi tayo crowded dito. At in case mayroong mga special or mga surprise inspection, then hindi tayo ma-dehado at hindi tayo ma-ano, mamumblema, baka i-pull out, no? So yun, yung tanong na paano ginawa, na bakit maskulado yung ating fatteners, again, sa lahi yan, mapapansin mo yung mga kabagis, mapapansin mo yan kapag biik pa lang, the moment na bilhin mo, mapapansin mo yung mga biik na talagang maganda to paglaki, no? Sa haba ng katawan, ganyan, at saka maporma na yung kanyang balakang at saka yung kanyang unahan na paa, pangunahan. No? Tinan mo, maskuladong-maskulado yung lalaki na duro. Okay, and ito naman yung ating update sa ating guilt. So yun, no? Nalabas na siya ng ano, anak niya na patay. At kailangan injikan ulit ng oxytocin at oxytocin at antibacterial, no? Ngayon, baka i-vlog ko rin, mga kabagis, maya-maya pag-inject niyan. Okay? So, hello to my bully, no? Cute-cute ng bully namin, may muta lang. May muta. Kakagising lang niya, oh. Hello. Gusto ka lumabas? Diyan lang kasi malinis ka na. Nakaligo mo lang. Nakaligo ka na, ako wala pa. Ang aking bully, mga kabagis. Meron siyang sa ulo niya, merong kasi nung baby pa to, kinagat-kagat siya ng kanyang ina. Ayaw magpadidi kahit maliit pa lang. Hindi pa nasanay, masaktan siguro siya kasi maano yung pangil nito, oh. Kaya nagkasugat-sugat, pero na okay naman. Sa mga nagtatanong pala, kung nasa Cebu lang kayo, gusto ninyong bumili or magustuhan ninyong aming natira na American Bully, kasi yung isa kinuha na sa may-ari ng sire. So ito yung naiwan ko, and I'm planning to keep this or to sell. Pero kung mayroong interesado na bibili, ibenta natin yan. Kung wala, keep na lang natin. Okay? Maganda din naman siya. Cute na cute yung ating... Ano, lalaki to, mga kabagis, male to na American Bully. Pakalaki ng paa, oh. Ating RIR. Malaki na yung mga RIR ko. Sa ganito, makapagis, kasi ano to, magwa 1 year na to sila this coming April. Okay, na-observe ko lang sa kanila. Share ko lang din yung RIR ko pala. Malaki na yung mga itlog nila, unlike nung mga unang itlog pa lang ng mga first few months. Ngayon, malalaki na yung mga itlog. At the same time, hindi na ganun karami ang itlog nila kapag matagal na. Kasi noon, talaga araw-araw, kung ilan yung babae, yun din yung dami ng itlog. Pero ngayon, kung for example, 10 yung babae, nasa mga 4-6 na lang yung itlog nila. Aywan ko kung bakit may 4 or 5 na hindi na ganun kalakas umitlog. Pero may mga days din naman na marami din yung itlog. Alright, thank you.